Cafe in the Sky. Kakaanan kayo dyan sa Shell, papasok dito sa Cafe in the Sky. Yan ang pinaka ano dito, balatandaan nyo. At syempre simula na naman ang mga ahon. Chill climb lang tayo. Bale, pangalawang beses pa lang natin napunta dito. Ano, okay ka lang? Diretso lang naman to. Medyo may kataasan, tsaka kahabaan. Ha? Pauna? Sige. Chill ka lang. Kasi, para ma-enjoy mo yung ahon. Hindi mo na ma-enjoy. Hihingaling ka na. Solid, budol. Dito sa part na to mga kabike bro, dito na magsisimula yung isang mahabang diretsong ahon. So itong ahon na to guys, no, wala itong siko. Isa lang itong mahabang diretso. Ang mahirap dito sa ahon na to, wala siyang recovery, no. Lahat pataas siya. So ang tip ko dito, hanapin nyo lang yung pinaka-relax yung cadence para hindi na kayo tutukod habang umaahon. Kasi pag hinataw nyo to at hindi ganun kaganda yung condition nyo sa pagbabike, talagang hihingalin kayo. Yan, mapapansin nyo dito sa video guys, no? Hindi ganun din karaming dumadaan ng sasakyan. Usually mga tricycle lang. Kaya yun din yung kinaganda ng lugar na to. Habang umaahon kayo, wala kayong masyadong nakakasabay na sasakyan. Kaya mas chill lang kayo. Ito, dito sa part na to, itong may mga bahay dito sa right side natin. Ito na, medyo matrik na tong daan na to. Kasi itong ahon na to, pataas siya pero nagbavary yung gradient niya, no? Paiba-iba siya. May part na medyo tumatarik, may part na medyo hindi ganun ka taas yung gradient. Kaya though bumababa yung gradient, pataas pa din siya. Kaya pag dumating kayo sa portion na yun, dapat medyo i-relax nyo muna yung sarili nyo para siyempre hindi kayo mabiti ng hangin. Kahit na hindi ganong maraming sasakyan na dumadaan dito, stay lang kayo sa right. Kasi yung mga ibang sasakyan, bumibuelo sila pataas, kaya medyo mabilis yung andar nila. Yan, mapansin nyo din dito si Ayan, medyo sinundan niya lang din yung ano natin, pacing natin paahon. Hindi na siya ngayon nauuna, hindi na siya ngayon umahataw kasi nga alam niya na mahaba din tong ahon na to. Kasi sa bungod pa lang, makikita mo na yung daan eh, na napakatarik niya pataas. Kaya si Ayan, nasa likod lang natin siya. Talagang sinusundan niya lang tayo. Kaya mo yan? Pati yung pacing natin, tsaka bilis, sinusundan niya lang. Dito nga pala guys, sa Hillsdale ang ano, paket dito sa Cafe in the Sky, tagpuan. Actually, marami siyang pangalan dahil maraming restaurant sa taas. Pangalawang beses ko nung umakyat dito guys, no. Yung unang ahon namin dito, last year pa, nung umahon kami dito, siguro more than 3 times akong tumukod. Actually, nagtulak pa ako. May kita nyo yun sa vlog natin sa Cafe in the Sky. Talagang nagtulak ako dito noon dahil wala ako sa condition ng time na yon. Ngayon, medyo nasa condition tayo. Kaya nakukuha natin yung pinaka-pacing lang. Pinaka-relax na pacing paakyat dito. Kaya hindi tayo ngayon tumutukod sa ahon na to. Kung mapapansin nyo guys, no, dito sa left side natin, overlook na yan guys, yung mga puno na yan sa gilid natin. Overlooking na yan, medyo may kataasan na to, medyo may elevation na tong lugar na to. Kaya kung sisilip kayo dyan sa left side, sa kabilang kalsada na yan, yung mga puno na yan sa left, overlook na yan, kita nyo na yung Laguna Lake dyan. Tapos, isa din sa napansin kong factor, bakit hindi na tayo tumutukod, ba't kinakaya na natin tong ahon na to? Eh, baka dahil nga din sa bago nating group set na kinabit, yung Shimano Diore 11 speed natin. Kung naalala nyo guys, no, yung SRAM na 12 speed, meron siyang 50T na pinakamalaking kaset, pinakamalaking gear sa likod. Itong Shimano Diore 11 speed, meron naman siyang 51T. Yung 1T na difference nila, hindi ko alam kung factor yun, kaya nakakaya natin umahon, yung 1T lang na yun. At hindi na tayo tumutuko dito kasi yung last na ahon natin dito, naka-SRAM pa tayo nun eh. So hindi ko alam kung naging factor yun. Pero napansin ko din itong Shimano Diore 11 speed. Mas maganda yung ano niya, yung gearing niya, yung gear ratio niya sa mga ahon. Mas natitimpla ko yung gearing compared sa SRAM SX na 12 speed. Sa SRAM SX kasi sobrang 12 speed na siya eh. Minsan
may napapansin akong gear ratio na parang redundant na pag shift ko, parang wala namang pinagbago. Hindi kagaya dito sa 11 speed ng Shimano, kada shift mo mararamdaman mo yung difference, no, ng gear ratio. Mararamdaman mo talaga, kasi siguro dahil ano, may agwat yung gear ratio nila, hindi kagaya sa 12 speed na halos dikit na yung mga gear ratio dahil nga 12 speed siya, sobrang konti lang ng difference. Dito sa Shimano mararamdaman mo yung difference. Ah, dito sa Shimano mararamdaman mo yung difference nung ano, nung gear ratio. Kaya para sa akin parang mas okay itong Shimano Diore, no. Sa bike gamitin. Mas sa akin lang ha, sa based on my own experience, dahil parehas ko silang nagamit, mas okay itong Shimano Diore para sa akin. Siguro naging isang factor din yun, kaya di na tayo tumutuko dito paahon compared last year na naka-SRAM SX tayo. So dito sa part na to guys, malapit na natin marating yung dulo nito ng aho na to. At dito sa part na to, medyo bumaba na yung gradient ng kalsada. So pwede tayo medyo mag-chill-chill, mag-relax-relax. Hindi kagaya dun sa unahan na medyo matarik talaga yung daan doon. Pagdating dito, pwede na kayo mag-relax, konting-konting tiyaga na lang, at mararating nyo na yung pinakataas nito. Isang napakatarik at napakahabang ahon, at nandito na tayo. Sarap umahon, smooth lang. At yun na nga mga kabay bros, nagawa natin nga hindi tumukod sa napakahabang ahon. Kabike bros natin dyan na naghahanap ng masarap na ahon. Try nyo to dito. Dito sa Hillsdale. Papunta dito sa Hillsdale. Hillsdale Summit. Mahaba siya. Tapos antarik pa. May mga portion na matarik. May mga portion na bumaba pa siya ng konti. Pero grabe. Puro pataas. Ayan. Kinaya niya. Kahit wala ding tukod. Sumabay siya sa akin, sa likod ko lang siya. Hindi ko akalain kakayanin ko nang walang tukod. Yung unang punta ko dito guys, tumukod ako doon. Or isang factor din doon dahil maganda talaga yung gearing ng Shimano. Na group set na kinabit natin. Kasi susuram ko guys, wala tukod talaga ako. Kala na yung pagdating dito sa taas, no? Wala nang ahon. Itong entrance na to, no? Papasok dito sa Hillsdale ang no? Pupunta dito sa mga restaurant na overlooking dito. Ito medyo matarik din to. Kaya yung ginawa ko dito, dito ako sa kaliwa, dumaan, tapos tinahi ko siya, isang mahabang slanting yung ahon ko. Kasi pag diniretso ko, talagang, ewan ko, baka mabitin ako eh. Kaya yan, ginawa ko, inislant ko siya, pa kanan, galing kaliwa, inislanting ko pa kanan. Ayun, meron dito boy, daan boy. Sana may bukas na. Almusalan dito. Taas na nito guys. Yan o. Napakataas na. Grabe ingat. Ay, sarap. Sarap umahon. Ang tanong ay kung may bukas na bang mga kainan. Yan, ang ganda ng view. Hindi ko sure kung kaya ko pang pedalin to. Tulak na lang siguro. Baka sumimplang pa tayo eh. Huwag yan natin pilitin. Almusal tayo. Hanap tayo ng mga kainan. Yan, tulak na lang tayo. Para mas safer. Okay ka lang? Grabe yung task na guys oh. Tignan nyo mga kabike bros. Grabe yung view dito. Tulak natin guys. Grabe yung tarik oh. Ano tayo? Tahiin natin. Picturean mo nga ako yan. Ito yan ah. Ah, yung ano mo. Yung hubs mo boy, bumigay na. Bumigay na yung hubs mo boy. Wala na yung hubs mo. Patingin natin mamaya yan. Hubsir, huwag ka na mag-pre-wheel. Puputol yung kadena mo tsaka RB. Yung hubs mo, wala na. Bumigay na. Mga kapadyak pa yan, wala lang pre-wheel. Hindi na nag-pre-wheel. Nag-lock na yung hubs niyan. So yan guys, dito tayo kumain sa teaspoon in the sky. Yan ang kinainan natin. Silog meals lang ang in-order natin sa Hillsdale subdivision dito sa pinakatoktok. At dito tayo po pwesto. Tara, anong tao? Ganda guys, yan guys. Grabe yung view dito. Tignan nyo. Ang taas oh. Bangin na. Ang ganda ng view. Ang ganda ng view, no?
Solid din yung ahon natin. Palusong, dire-diretso taas. Walang pahinga, no? Pero kinaya, no? Dire-diretso, walang tukod. Ayan guys, yung view. Napakaganda ng view dito. Solid. Solid yung ahon. Sarap. Yan, no? Napakaganda. At antayin lang natin yung order natin at kakain tayo dito. So yun na guys ang ating order. Ayan, Hungarian silog. Save lang kami ng in-order. So ayan din, Hungarian silog. Sarap. Ayan o, so eat. So tingin nyo yung view. Alright. Ganda ng view. So tara guys, kain muna tayo guys. Ayan, para may energy tayo pang uwi. At syempre mga kabike bros, no, hindi tayo papayag na syempre hindi tayo magbe-breakfast. Basta mga gantong early morning ride at short ride at medyo napalaban tayo sa ahon. Syempre, hindi mawawala yan. Magbe-breakfast tayo ng solid dito sa napakagandang view. Dito sa Hillsdale Angono Subdivision. Maraming mga restaurant dito guys, no, mamili lang kayo guys. Pero itong nakita namin, no, na napakaganda ng view sa resto na to. Tsaka hindi din ganun kamahalan yung pagkain. Around 100 pesos. Okay na. So yun mga bike bros, pauwi na sana tayo ngayon. Lulusong na tayo pababa. Kaso naka-encounter kami ng issue dito sa bike ng pinsan ko. So yan, tingnan mo nga yan kung anong nangyari yan. Wala na siyang free will. Nawala ng free will yung hubs niya. Threaded hubs kasi to. Pero sa tingin ko ang issue to, yung nag-lock na yung mga bearing nito sa loob. Kaya nawala ng free will. Ang problem namin, pagpalusong kasi at hindi in-stop mo yung pagpipedal, kagaya niyan, tapos in-stop mo dito, yan, yung RD niya, yan, pwedeng maputol. Yan, sumasama yung RD sa kadena. So, maganda sana to kung tatanggalin namin yung kadena para sana hindi pumulupot dito sa RD niya kasi baka mabali itong RD niya eh. Yan ang concern namin kasi baka hilain ng, ano, ng kadena eh. Yan o, kasi kunyari yan, umiikot din yung pedal nyo. Dapat supposedly hindi eh. Papakita ko sa inyo yung tama. Ah, ito. Ito yung sa akin ha. Tingnan nyo guys. Madaba dapat pag umiikot yung gulong mo, nakasteady lang dapat yung pedal. Yan, nagpe-freewheel. Dapat nagpe-freewheel. Yan, tapos nakasteady yung gulong yung pedal mo. Tingnan mo, tingnan nyo yung sa kanya. Nakalock na yung ano, yung hubs niya. Hindi na nagpe-freewheel. Pag iniikot natin yung gulong, sumasabay na yung kadena. Ay, yung ano, yung crankset niya o. Tapos, ang pinakamasaklap dito, pag in-stop mo yan, oh, nagbe-bend na yung kadena niya. Ang tendency niyan, guys, pagka gano'n yan, oh, itong RD niya, yan, nakikita niyo yung RD. Mababali yan, guys, ihilain ang kadena yan. Buti na lang napansin agad namin. Yan, oh. Yan nyo, ah. Pag in-stop ko, ah, ay, mababali yan. Ihilain nyo yung RD hanggang mapulupot yan dito, hanggang mabali. That's our main problem today. That's our problem today. Ang naisip kong solusyon dito, kasi wala kaming dala, that may chain cutter kami. Tatanggalin namin yung kadena. Sana. Para sana maiwasan namin yung pagkabali nitong RD. Iniisip din namin kung pwede mo namin alisin lang yung ibabalang yung kadena niya. The problem with that, nakakabit pa din yung kadena. So as long as na yung itong kadena nakakasa dito sa kaset niya, hihilain pa rin tong RD. So, isa din sa nakikita naming solusyon, habang lumulusong, tuloy-tuloy lang yung pedal or hayaan niya lang na umikot yung ano, yung pedal ng ganyan habang nalusong. Yun din yung isa sa solusyon na namin, pero hindi ko lang alam kasi baka pag sobrang lusong na, sobrang bilis na ng ano nito. Ang gagawin na lang namin, siguro magdadahan-dahan na lang kami sa lusong para hindi rin masyadong mabilis yung ikot nito. Yun na lang. So, dahan-dahan kami sa lusong nito. So yan guys, so yan yung encounter namin na problem ngayon dito. Buti na lang guys, umabot pa siya dito sa pinakataas, saka siya bumigay. So yun, so tara guys, try na natin, baba tayo. Na tayo, una ka yan, tignan natin yung solusyon yan. Ganyan yung solusyon namin guys, hindi pwede, hindi kaya yan. Baka mababali pa din. Pag hinayaan mo lang naka-freewheel, tulak ka na lang pababa boy. Baka madisgrasya ka pa. Tulak mo lang tayo pababa, yun napakatarik ko ito. Ito yung napaka nakakatakot. Tutulak na lang namin pababa dito para safe. Dahil yun, napakatarik yan guys. So, kita nyo ba yan? Tinulak na lang namin guys kasi mahirap na. Naglolo ko yung ano niya, yung hubs niya. Itong magpapadelay sa amin, pauwiin ito ngayon. Itinry namin guys yung ganyan, nakahayaan lang na umiikot yung crankset niya kaso natatangay pa din yung ano niya, yung RD niya.
Napipiga pa din yung RD niya. Kung may chain cutter kami, pinutol ko na yung kadena niyan eh. Yung kadena kasi yung ano diyan eh, puputol sa ano, sa pangalan nito, sa RD niya. Ayun, ganda ng view. Ang taas ng araw eh. Time check, 8 a.m. Mababa na tayo dito. Tapos rin tayo kumain. Yun nga. Saan tayo ng problema sa bike ng aking pinsan. Tingnan natin kung anong magaganap. Ayaw lang naman talaga naming masira. Yung rear derailleur niya, ayaw naming maputol. So yun guys, ang nakita naming solusyon. 20 plus lang. Isakay na lang ng tricycle yung bike niya pababa. Magkano kuya hanggang baba? Doon na sa pinakababa. 20, pinakadulo. Sasakay niya lang yung bike niya, nasira kasi. Isasakay niya, siya lang. Sasakay niya yung bike niya. Sige. Hanggang doon sa pinakababa. Wala guys eh, wala kami choice eh. Kasi pag hindi niya ginawa to guys, mapuputol yung RD niya. Wala tayong choice. Wala tayong no choice. Kailangan mo talagang isakay yan. Kung hindi mo puputol yung RD. Ayun nga, nakatiklop na yung RD, yung ano mo, kadena mo kaagad eh. Wala kasi tayong chain cutter eh. Pero sa patag, pwede yan guys. Sa pedal niya kasi, kaso sa lusong lang. Hindi yun ang delikado. Ito natin sila guys. Bababa. Ang bilis daw ang bumaba ng tricycle na to. Ang tarik-tarik kaya dito. Ang bilis-bilis niya lumusong oh. Pag dito nilusong niya yung bike niya dito, ay nako, mababali yung RD niya. Kahit pa magmabagal siya. Tsaka ano kami, matatagal lang kami. Aabuti kami ng siyam-siyam kung itutulak niya naman dito. Aabuti kami ng tanghali dito. Buong napaka-ikli lang kasi ang bilis lang namin binaba eh. A few moments later. Dito tayo ngayon sa C6 at pauwi na tayo ngayon as usual. Dito ang way natin pauwi. So salamat sa pagsama sa amin sa another Budol vlog or Budol ride ngayong araw na to. At syempre, dito na tayo magpapaalam mga micros, no? Please, don't forget to hit like and subscribe. And see you on our next vlog.